Hello, class. So today, i-discuss na natin yung answers sa inventory covering chapters 10 to 12. So present ko yung Excel file. So ito yung mga sinagutan natin. So chapter 10, problem 10-9. Hero Company reported inventory on December 31, 2020 at 6 million based on physical count. So si company daw nag-physical count and based sa computation niya, 6 million yung kanyang inventory. So, 6 million. Then, ngayon, ang tanong, magkano yung dapat report as inventory? So, sabi dito, included dito sa 6 million, yung binili kay customer FOB shipping point on December 31. These goods had a cost of 125,000 and were picked up by the carrier on June 10. So technically, titignan mo kasi, as of December 31, nakanino yung custody, nakanino yung inventory. So kung hindi pa na siya napipick up as of December 31, technically kahit ano pa yung shipping point na yan, hindi yan mag-prevail kasi hindi pa siya in transit. So technically, yung 125,000 is dapat lang included siya as inventory. Next. Ship FOB shipping point on December 28, 2020 from a vendor to Hero Company. So, sa'yo siya papunta and na-receive mo siya ng January 4. So, ibig sabihin, in transit siya as of December 31. So, kailangan mo i-check na yun kung kanino siya mapupunta, kung sa'yo ba or kay company or doon pa sa isang company na sa supplier mo. So, dahil sinip siya sa'yo, FOB shipping point, so at shipping point, sa'yo na tong item. So, dapat kasama tong 300,000 natin dito. So, for problem 10-9, kailangan natin i-add tong 300,000. Kasi hindi niya ito na-include na nag-count siya. Kasi as of December 31, nasa daan pa siya. So, 63. Letter D yung answer. Okay, next. Problem 10-13. So, ito, ang tanong niya is magkano yung full remittance after considering trade discount and sales discount. So, if you could remember, kailangan muna nating apply yung trade discount from the list price. So, from 1 million, binigyan daw ng 20% trade discount. So, 1 million multiplied by 20%. So, 800,000 na lang yung total na invoice price. Pero meron pang isang trade discount na 10%. So, from the updated price, magdi-deduct tayo ng additional 10% trade discount. So, ang invoice price na natin is 720,000. So, dito, i-assess na natin kung magkakaroon ba ng sales discount. Sabi dito, June 11, nakabayad si customer. Eh, June 1 to. So, within the discount period of 10 days. So, meron siyang 10-day na sales discount. 5% yung binigay. So, may 36,000 na sales discount. Yung balance na lang na babayaran niya is 684,000 plus the 50,000 na delivery cost na pinipaid. So, ang total remittance ni customer is 734,000 letter D. Last, for problem 10-I sa chapter 10 natin, which is inventory, problem 10-17. So, si company, ang ending inventory daw niya is 2 million before any corrections. None of the following were included. So, hindi na isama itong mga to. So, we need to assess if meron ba dapat include na hindi na-include. So, goods located in the inventory warehouse are on consignment from another entity. So, kapag kinonsign lang sa'yo, hindi siya dapat i-include. Pero dahil sabi nan, so tama lang na hindi i-include. No adjustment ang kailangan natin. Next, may nabenta tayo na FOB shipping point and in transit siya December 31, 2020. Na-receive siya ng customer on January 2, 2020. So, ito, dapat talagang hindi natin isama kasi FOB shipping point. So, tama lang na hindi isama kasi none of these are included. So, wala tayong adjustment for this. Next is goods purchased by the entity and ship FOB shipping point were in transit. So, this time, tayo naman yung bumibili and in transit siya on December 31. So, dahil hindi daw ito na isama, kailangan nating i-include sa ating inventory, 300,000.
Next is goods sold by the entity and ship FOB shipping point were in transit and received by the customer on January 2, 2021. Okay, so for this, hindi naman talaga siya dapat isama, so tama lang. Pero dito, kailangan lang natin palang balikan itong FOB destination. So, may binenta ka, ikaw yung entity, may binenta ka FOB destination. So, kung ito ka, ito kasi company, ito si buyer. So, in transit daw siya. Ang sabi, FOB destination. So, kung FOB destination, magiging kay buyer lang siya pagdating dito. Pero dahil in transit pa, dapat kay company pa yan. So, dapat pala i-include natin itong 200,000 kasi FOB destination yung shipping terms niya. So, total inventory natin is 2,500,000 which is letter A. Okay, next item for chapter 11 naman tayo. So, under chapter 11, sinagutan natin problem 11-11, 13, and 17. Okay, so chapter 11, ito yung inventory cost flow. Andito si FIFO, si LIFO, si moving average, weighted average, specific identification, and relative sales method. So, sa problem 11-11, si company daw is gumamit ng periodic inventory system. Then, ang tanong is magkano ang ending inventory niya under FIFO and under average method. Okay, so ngayon, kailangan nating identify muna magkano yung total purchases. So, in units, ang total na nabili niya is 26,500 which is itong 3,075, 4,000, 6,000, 3,500, and 2,500. Then, ang total sales is itong buong 2,500 hanggang 4,500 is makakuha natin yung total na nabenta, 22,500. So, ang ending inventory at units is 4,000 units. So, ngayon, i-determine daw natin magkano yung cost na itong ending inventory. First, using FIFO. So, first in, first out. So, ang ending inventory natin will be consist of goods na late na pinurchase o yung huli nating binili. So, manggagaling siya dito. Dahil 4,000, first, ito munang 2,500. So, 2,500 times 313. Then, next is 4,000 less 2,500 which is yun pa yung ending inventory. Dito naman siya magagaling. So, 1,500 lang na itong 3,500 yung kailangan nating kuwanin. So, ang total ending inventory natin if using yung FIFO method is 1,277,500. Next is using average method. So, ang average method natin, di ba, ito yung kailangan natin kuhanin yung weighted average unit cost, per unit cost. So, dito, kukuhanin natin yung total purchases and kung may beginning, pati beginning. So, lahat ng goods available for sale natin, goods available for sale. So, in units, 26,500 yan. Tapos, in total, 834,700. Kailangan natin kuhanin yung weighted average unit cost, which is itong total divided by the total units. So, ang weighted average unit cost is 315 multiplied dun sa ending inventory at units natin na 4,000. So, ang ending inventory at cost natin is 1,260,000 if using yung average method. Okay, next problem, problem 11-13. So, si company nag-provide siya ng inventory data for the month of January. So, given yung balance niya, beginning balance, and purchases for the month. And sabi dito sa problem is meron na lang na 750 units at the end ng month. I-compute ang cost of ending inventory under FIFO and determine the cost of goods sold under average method. So first, tulad ng kanina, kailangan natin i-determine saan magagaling yung cost na itong FIFO natin. So magagaling siya sa dulo. Dahil first in, first out, nabenta na to, ang ending inventory is yung dulo lang. So kung 750, first, kukunin muna natin itong 500 units. Then remaining ang 750 minus 500 which is 250 will be coming from this cost na 540. So, ang total ending inventory natin is 435,000 if under
FIFO method. Next, if under average method, katulad din dito sa problem 11-11, kailangan natin kuwanin yung total na units and total na cost para makuha natin yung weighted average unit cost na 544,000. So, yung 544,000 is coming from 1,360 divided by 2,500. Okay, so yung nakuha nating average na unit cost, i-multiply dun sa ending inventory. So, makuha natin na ending inventory at cost natin is 408,000. Pero yung pinapakuha sa atin is cost of goods sold. So, we need to igawin yung formula natin na beginning inventory plus purchases. So, 1,360, ito na yung nakumpute natin kanina na goods available for sale. So, ito, goods available for sale kasi may beginning inventory. Tapos, ending inventory na nakumpute mo na 408,000. So, ang cost of goods sold mo is 952,000. Okay, next. Problem 11-17. So, next is problem 11-17. Ang pinapagawa namang method is moving average cost method. So, under moving average cost method, ito yung meron tayong updated na cost every time meron tayong purchases. So, ito, ipa-plot lang natin as is yung beginning and purchase. So, ngayon, dahil may purchase, every time may purchase, nagkakaroon tayo ng weighted average cost. So, nade-determine natin yun by dividing the total cost divided by total units. So, ito yung formula natin to get the updated na weighted average cost. Then, pag nagkaroon ng sale, gagamitin natin yung cost natin na 142 dito. And every time na may purchase is magkakaroon tayo ng updated na unit cost. So, take note na sa pagkakaroon ng purchase return and sales return, same concept lang naman siya sa purchase. So, pwede mo siyang isama. Pero, pa-deduct pag purchase return. Pag sales naman, sales return is paan. So, magkakaroon tayo ng total na average cost na 7,625,000 letter A. Okay, so last is chapter 12 natin, problem 12-5 and problem 12-12. So, under 12-5, ito medyo comprehensive problem siya na, di ba ang chapter 12 natin is lower of cost and NRV. Medyo i-apply mo din dito yung chapter 10 to 11 since ay dito, inventory yung kinukuha mo. Kasi nga, di ba, yung LCNRV is subsequent measurement lang siya ng inventory. So, kailangan establish na sa'yo kung paano mag-compute ng inventory before ka mag-compute ng subsequent measurement. Okay, so dito sa problem na to, ang pinapagawa is schedule ng cost of goods sold and journal entry for inventory write-down. So, dahil may inventory write-down, alam mo na nagkaroon ng computation ng LCNRV. Okay, so, sabi dito, si company nag-prepare siya ng trial balance. Then, meron daw siyang nabenta na 100,000 units and 150 each daw yun, 15 million. Then, merong sales discount, purchases, and purchase discount. So, take note na hindi natin, hindi natin ito include. So, the inventory purchase during the year were as follows. So, para magsimula, nagsisimula mo tayo dun sa una na sinabi niya na compute natin ang cost of goods sold. So, ngayon, may binigay din siya na cost is determined under the first in, first out. So, ma-apply mo rin yung kanina, yung FIFO. At the beginning of the entity of the current year, the entity reported inventory write-down. Then, nagbigay siya ng NRV cost, replacement cost, and normal profit margin. Okay. So, simula tayo dun sa beginning inventory. Di ba pag nagko-compute tayo ng cost of goods sold, kailangan natin beginning inventory plus purchases plus purchase return equals goods available for sale. So, ito technically is nanggaling lang din dito. Yan, tsaka dito. So, meron tayong goods available for sale na 10,200,000. Then ngayon, magko-compute tayo, magkano yung ending inventory? Kasi ito, actually, hindi ito binigay. Makukuha mo siya by using itong mga information na ito. So, yung 3,900 na na-compute ko is coming from
ending inventory at cost using FIFO method. Kasi sabi niya is FIFO method siya. So kung FIFO method, kailangan mo muna kuhanin ilang units ba yung inventory pa at the end. So kung nagkaroon siya ng purchases na 150,000 and nagkaroon siya ng sale na 100,000, so alam na natin na ang ending inventory niya at unit is 50,000. So ngayon, itong 50,000 will be coming from the last purchase kasi nga FIFO siya. So yung kukuhanin mo dito yung 10,000 tapos yung 40,000 dito magagaling sa 90 at 75. So ang ending inventory at cost mo is 3,900,000. So ito yung makukumpit mo. Next. Para makuha din yung total cost of goods sold, kailangan mo na rin kumpitin kung magkano ba yung inventory write-down kasi magkakaroon siya ng impact sa cost of goods sold mo. So ang ending inventory at NRV mo is yung units na 50,000 multiplied by the NRV per unit na 72. Okay, so meron tayong 36. So ibig sabihin, lower ang ating NRV kaysa sa cost. So magkakaroon tayo ng inventory write-down amounting to 300,000. So, kung last year, meron tayong 400,000 na inventory write-down, then ngayon 300 na lang, magkakaroon tayo ng gain on reversal. So, from 400 to 300, magkakaroon tayo ng gain on reversal na 100,000, which is may effect sa ating cost of goods sold. So, ang total cost of goods sold natin under requirement 1 is 6,200,000. Okay, so requirement 2 is to journalize the inventory write-down. So to journalize, we need to set up allowance for inventory write-down na pabaliktad and gain on reversal of inventory write-down reversal. Okay, last problem, 12-12 is purchase commitment. Okay, so ito yung kapag may kinimit si company na bibilin siya on a later date. So, ito, kahit anong mangyari, yung babayaran niya is equivalent sa kinumit niya. So, yung kinumit niya dito is bibili daw siya ng 10,000 na gold at 310 per ounce. So, kahit anong mangyari, anuman yung price ng gold is 310 pa rin niya bibili yun at the end. Okay, pero every time na magkakaroon ng change ng price, nagkakaroon tayo ng gain or loss on purchase commitment. Okay, so first, December 31. Ang market price ng gold is 270. So, kung 270 na siya, from 310 to 270, magkakaroon ka ng loss na 400,000 pag minultiply mo siya dun sa 10,000. So, ang sagot sa ating number 1 is loss of 400,000 for December 31. So, next, on February 15 naman, ang price na ng gold is 300. So, from 270, naging 300. So, tumaas siya ng 30. So, magkakaroon ka ngayon ng gain on purchase commitment amounting to 300,000. Take note na ang gain is max lang niya hanggang dun sa loss. So, kunyari, nagkaroon ng gain na 500,000, magigain niya lang is hanggang 400,000. Next is February 15. So, nung nagbayad na, sa purchase natin, take note na sa purchase, sa entry, kung maaalala niyo yung journal entry for purchase commitment, ang purchase na magre-reflect is yung amount ng actual price niya ngayon na 300 pesos. Pero, ang magre-reflect sa accounts payable is itong commitment na 310 per ounce. Kaya naging 3,100,000. So that's all for inventory. So chapters 10 to 12, then to follow in chapter 13 and 14 pag natapos na natin siya. So yun lang, and hope you learned kung paano natin sinasagutan yung mga inventory problems. Thank you!